Magsitayo na po ang lahat. Ako'y kawakan o mahal kong Diyos, sayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawakan o mahal kong Diyos, sa ngayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngala ng Ama, Anak at Espiritu Santo, amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Naamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, huwag mong bawiin sa amin ay yung kagandahang loob na nagpapagindapat na kami maging iyong lingkod at nagdudulot sa amin ay yung palagi ang pagkupkup sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, tumindig si Azarias at dumalangin, "Alang-alang sa iyong karangalan, huwag mo kaming itakwil habang panahon. Huwag mong putulin ang iyong tipan sa amin. Muli mo kaming kahabagan, alang-alang kay Abraham na iyong minamahal, kay Isaak na iyong lingkod, at kay Israel na iyong pinabanal. Ipinangako mong pararamihin ang kanilang lahi gaya ng mga bituin sa langit at ng buhanginan sa tabing dagat. Subalit ngayon, Panginoon, kami ay naging pinakamaliit na bansa. Dahil sa aming mga kasalanan, kami ang pinakaaba ngayon sa sanlibutan. Wala kaming hari, mga propeta, o mga tagapamuno ngayon. Walang templong mapag-alaya ng mga handog na susunugin, mga hain at kamangyang. Wala man lamang lugar na mapaghandugan upang kami ay humingi ng awa mo. Ngunit lumalapit kami sa iyo ngayon. Nabagbag ang puso at nagpapakumbaba. Tanggapin mo na kami na parang may dalang mga baka, mga guya at libu-libong matatabang tupa na susunugin bilang handog sa iyong harapan. Tanggapin mo ang aming pagsisisi bilang handog upang kami matutong sumunod sa iyo ng buong puso.
walang nagtiwala sa iyo na nabigo. Simula ngayon, buong puso kaming susunod sa iyo, sasamba at magpupuri sa iyo. Huwag mo kaming bigyuin. Yamang ikaw ay maamo at mapagkalinga. Kahabagan mo kami at saklolohan. Muli mong iparana sa amin ang iyong kahangahangang pagliligtas at sa gayoy muling dakilain ang iyong pangalan, Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Poon, iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Poon, iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Poon, gunitain pag-ibig mong wagas at ang kabutihan noumpay na hayag. Pagkat pag-ibig mo ay hindi nagmamaliw, ako sana poon ay alalahanin. Poon, iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Poon, iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Magsisi tayong matawos, alin ang magbalik-loob sa mapagpatawad na Diyos. Sa Kanya tayo'y dumulog at manumbalik na lubos. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumaiyo niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahon na iyon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayari ng kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10,000,000 piso. Dahil sa uta, dahil siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko ang lahat. Naawa ang hari sa kanya. Pinatawad ang kanyang mga utang at pinayao siya. Ngunit pag-alis niya roon ay nakatagpo siya ng isang kanyang kapwa lingkod
na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaba niya ito at sinakal. Sabay wika, magbayad ka ng utang mo. Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, pinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Na makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya ipinatawag siya ng hari, "Ikaw, napakasama mo," sabi niya. "Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka rin mahabag sa kapwa mo?" At sa galit ng hari, siya'y pinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayun din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa lahat ng nanonood sa atin sa YouTube, Facebook Live, Twitter at sa TV Maria. At sa lahat ng kapatid natin na nasa ibang bansa na nanonood sa atin kay kasama namin sa panalangin dito sa dambana ng itim na pong Yesus Nazareno. Merong isang lalaking malapit sa Diyos. Lagi siyang nagdadasal. Laging nananalangin. Lagi siyang nagsasabi sa Diyos na, "Dasal ako ng dasal, Panginoon. Pero lagi naman ako nagkakasala laban sa iyo at laban sa aking kapwa. Ano ba talaga gagawin ko para maiwasan ko magkasala?" Habang nagdarasal siya, lagi naman siya talaga nagdadasal. Lagi niyang nasasabi yung gayon, "Dasal ako ng dasal, simba ako ng simba, pero nagkakasala pa rin ako. Ano gagawin ko?" Sabi niya sa sarili niya, "Tuwing magkakasala ako, bubunot ako ng 10 buhok ko para sa gayon mapaalala sa akin na hindi dapat ako magkasala." Dumating ang mga araw, nagkakasala siya, bunot. Sa isang araw, nagkasala siya ng 20, kaya 200 buhok ang binunot niya. Halos araw-araw nagkakasala siya, kaya araw-araw din niyang binubunot ang buhok niya. Isang kasalanan, 10 buhok. Kaya dumating yung punto, isa na lang yung buhok niya. "Panginoon, napakasama ko. Ang dami kong buhok, milyon-milyon. Ngayon isa na lang. Dahil nagkasala ako lagi sa iyo, hinuhugot ko ang 10 buhok ko. Ngayon isa na lang. Gusto ko nang mamatay, Panginoon. Hindi ako karapat-dapat sa iyong awa. Dasal nga ako ng dasal, wala ring kwenta ang pagdarasal ko. Kasi nagkakasala ako sa iyo." "Ah, mabuti pang mamatay na lang. Magpapakamatay na lang ako para hindi na ako magkakasala sa iyo. At wala na po akong bubunutin buhok. Iisa na lang. Kaya gusto ko na pong mamatay." Kinuha yung barel, 45, kinasa. Tinutok sa sintido. Pagtutok niya, lumitaw ang anghel Gabriel. Oh, nagulat siya. At anong sabi ng anghel Gabriel? "Kapatid, may regalo ang Diyos sa iyo." "Magpapakamatay ako, may regalo pa siya?" "May regalo ang Diyos sa iyo," sabi ng anghel Gabriel. "Iiwanan ko sa iyo. Pagalis ko, buksan mo na makita mo." Umalis ang anghel, naiwan ang regalo. Binuksan niya ang regalo ng Diyos. Nakita niya napakaraming wig. Napakaraming wig. Sentid yung buhok na peke.
binigay ng Diyos sa kaniya. Binigyan siya ng mga wig ng Diyos para isuot niya. Tapos ang kwento. Ano ibig sabihin nun? Sumuko man tayo, ang Diyos hindi nagsasawa na magpatawad. Wala na tayong dahilan kung minsan ang Diyos ang magbibigay ng dahilan. Mapagpatawad ang Diyos, kaya yun din ang hamon niya sa atin, ang maging mapagpatawad. Narinig niyo sa Ebanghelyo ngayon. Hindi ka makapagpapatawad kung wala sa iyo ang Diyos. Hindi ka makapagpapatawad kung hindi mo nararanasan ang pagpapatawad na Diyos. Kaya pinatitignan ng Diyos ang sarili natin. Sa dami ng kasalanan natin, walang dalawang salita na pinatatawad tayo ng Diyos. Dahil pag hindi tayo nakapagpapatawad, ibig sabihin hindi natin dala ang Diyos. Kapag hirap ka magpatawad, ibig sabihin hindi mo nararamdaman ang awa ng Diyos. Tinawag tayong maging mapagpatawad. Alam nyo si Michelangelo, nagpipinta nung Last Supper. At paglabas niya ng bahay, may nakasalubong siya. Nakagitgitan niya, kaya nag-away sila. Nagsigawan, nagmurahan, simpleng gitgitan lang. Nakipag-away si Michelangelo. Nanginginig siya sa galit. Umuwi siya, bumalik dun sa canvas niya, at nandun na siya sa mukha na pinipinta niya ang mukha ni Kristo. Kaso, pagsawsaw niya doon sa tinta, hindi niya mapinta yung mukha ni Kristo. Nanginginig siya sa galit. Nanginginig siya, hindi niya maipinta yung mukha ni Kristo. Kaya tumayo si Michelangelo, lumabas, bumalik doon sa lugar na minakabangga siya at nakita nandun yung lalaki. Humingi siya ng sorry. Nag-apologize siya. At yung lalaki rin pinatawad siya nang hingi rin ng apology sa kanya. Matapos nun, ngumiti si Michelangelo. Bumalik sa kanyang bahay, pinuntahan yung canvas, pininta ang mukha ni Kristo at naipinta niya. Hanggat ang puso natin may tagong galit, hanggat ang puso natin may laman na hinanakit, hinding-hindi natin maidadala si Jesus sa ating kapwa. Hanggat hindi tayo nagpapatawad, hanggat ang puso natin ay ninanamnam ang kirot ng ating mga galit, habang ninanamnam ng puso natin ang hinanakit at galit, hinding-hindi natin may papakita si Jesus sa ating kapwa. Kaya ninanais niyang tayo maging mapagpatawad tulad niya. Dahil si Jesus sa kanyang pagpapatawad, napakita niya ang habag ng Ama. Bilang Kristiyano, pangalan pa lang natin Kristiyano, marami sa atin mahilig gumanti in a subtle way. Marami sa atin gumaganti sa mga taong nagkakasala sa atin. Marami sa atin gumaganti sa mga taong nagbigay sa atin ng sama ng loob. Mga subtle way, minsan ang pamamaraan natin. Andyan yung hindi mo batiin. Andyan yung kaharap mo, tatalikod ka. Andyan yung pagdumura, dudura ka rin. Nandyan yung sinungitan ka, sinusungitan mo rin. Gumaganti tayo. Hindi nais ng Diyos ang paghiganti. Ang nais niya ay pagpapatawad. Hindi nagsasawa ang Diyos magpatawad. Unang kwento ko sa inyo. Wala na tayong paraan ng pagpapatawad. Bibigyan niya tayo. Humingi ng tawad yung madasaling lalaki. Pero naubos na ang buhok niya. Pero ang Diyos, hindi nauubos ang pagmamahal at pagpapatawad.
tayo nauubos ang pagtitimpi natin. Nakakadalawa ka na, nakakatatlo ka na, iapat mo, patay ka sa akin. Ang Diyos, walang isa, walang pangalawa, walang pangatlo, walang pang-apat. Lagi siyang nagpapatawad, hindi nagsasawa na magpatawad. At kung tayo'y nagdadala ng kanyang pagpapatawad, nadadala natin si Jesus sa kanila. Tayo'y Kristiyano sa pangalan. Kailangan din tayo maging Kristiyano sa awa at gawa. Mapakita natin si Jesus at napapakita natin si Jesus madalas kung tayo ay mapagparaya at mapagpatawad. Sino nga ba ang hindi nagkakasala? Sino ba ang hindi dumanas ng sama ng loob? Sino ba? Sino ba sa atin dito ang hindi lumapit sa Diyos at humingi ng tawad? Marapat lang na tayo rin ay maging mapagpatawad. Hindi nauubos ang awa ng Diyos. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos upang tayo, ang kanyang bayang nakararanas ng kanyang pagpapatawad, ay maghatid ng kagalakan ng pagkakasundo sa mundo. Ang itutugon po natin, Panginoon, gawin mo kaming tagapaghatid ng iyong kapayapaan. Panginoon, gawin mo kaming tagapaghatid ng iyong kapayapaan. Ang simbahan, pinalaya ng dugo ni Kristo, naway mamuhay sa pagkakasundo at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tagapaghatid ng iyong kapayapaan. Ang simbahang Kristiyano, naway mapagsama sa ilalim ng nag-iisang ebanghelyo ng pag-ibig. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tagapaghatid ng iyong kapayapaan. Ang mga mag-asawa naway, matutong magpatawad at umunawa sa isa't isa. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tagapaghatid ng iyong kapayapaan. Ating lahat nawang matutuhan ang habag ni Jesus upang tayo ay makapagpatawad sa isa't isa mula sa puso. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tagapaghatid ng iyong kapayapaan. Tumaimik po tayo sumandali, taimtim po nating ilapit sa Diyos ang mga pansarili nating kahilingan at mga pasasalamat. Ama naming nasa langit, lagi mo nawa kaming palakasin na iyong pag-ibig at habag. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sa iyo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humingi ng patawad mo. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, lumingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid
upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ng aming mga alay upang kami kalugdan mo't ganap na kasiyan sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tuning ang marapat na ika aming pasalamatan sa pamagitan ni Yesu Kristo naming Panginoon. Minarapat mo ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat. Ang aming inihahain ngayon sa iyong hapag ay iyong anak ay uliran tagapagbigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaway mo'y aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, kaya banal ang mga kaloob na ito. Pampara sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob maging handog, nawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gaya hindi naman na matapos ang hapunan, nawa kaniya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya dinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, parang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birhing Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Maapas sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Niling namin kami adya sa lahat na masama. Pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan at pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno, nawa ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo't magangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, naririto si Kristo, ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis na kasalanan ng sanlibutan, ang Diyos ng dakilang awa. Mapalad tayong tatanggap sa Kanya sa piging ng pagpapatawad. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nawaingatan tayong lahat ng katawan at dugo ni Kristo, tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Buntong na anak, hindi niya ipinagkait.
Nahusat, dumanas ng libong sakit. Oh. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang doong itinigis ng iyong anak para sa atin. Dakilang Diyos kay buti mo sa isang tulad ko masuwain sa nais mo. Di man pansin laki ng pagmamahal mo, tinangga pa rin ako, pinatawad sa mga kasalanan ko. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Salamat po, Panginoon, dahil sa pag-ibig mo, buhay ko ay nagbago. Tanging ikaw lamang papupurihan ko. Purihin ang ngalan mo, o Amang dakila ang pagmamahal mo. Oh. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating ikatlong Lenten Recollection mamayang March 14, 2023, sa ganap na ikapito ng gabi dito sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na ito ay si Reverend Father Earl Alison Valdez, ang ating pong attached priest. Maraming salamat po. Pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pamalaginawa kaming buhay ng pagsasalo namin sa banal na pakikinabang at dulutan nawa kami nito na iyong kapatawaran
at patatagin nawa kami sa tapat na pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan na iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng dakila at makapangyarihang Diyos, ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, mayo kayo sa biyaya at pagpapala ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.